acknowledge muna natin no brother Dennis at brother Ferdy yung ating mga kapatid na nasa YouTube channel na natin ngayon. Muli no, kayo po ay iniimbitahan din namin na kung meron ko yung mga Facebook account, pwede nyo po kaming hanapin. Yung ating Facebook page ay Katotohanay Ating Pag-usapan, at sa ating YouTube ay Brother Romel A. Palma. Keep sharing and ano po, keep inviting po sa mga kakilala ninyo. Acknowledge natin si De Curia San Juan. Sabi niya, maayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga Katoliko. Sabi ni Conrado Maulas, maayong gabi Bro Romel, kamusta na da sa aton? God bless. Maayo man. And God bless you too. Sabi ni Hanililaw, magandang gabi din mga sugo ng Panginoong Diyos. Salamat po. At sabi ni Copper Channel, good evening mga brads, God bless sa ating lahat. Thank you po. Okay, brothers, baka mayroong nag-comment dyan sa ating Facebook o wala pa? Wala pa. Sige, keep sharing lang para makita po ng ating mga kapatid. Hanapin nyo rin po yung katotohanan ng ating pag-usapan. Pasasalamatan po natin muli, no? Yung mga sponsors natin, yung sponsors nating Studio Light, no, na si Katrina at Carla Tembrevilla, sponsor ng ating internet, no, si Brother Christian Yuan Sumalinog, at ang sponsor nating mic condenser na nasa kabilang linya si Brother Dennis Uberio. Okay, maraming salamat, no, sa sponsors. Sabi ni Maurel Mejos, sabi niya, it's free, no time limit. Oh, maraming salamat kasi nag-free. Kagabi kasi, hindi na kami na-free. No? Na ano kami, na-limit kami kagabi. Nag-40 minutes, kaya paputol-putol yung aming programa kagabi. Pero by the grace of God, natapos din naman po. Okay. Brother Dennis, ano nga pa yung topic natin ngayon? Right. So, mga kapatid, no, tatalakayin naman natin yung another topic, no, na kumbaga katuruan ng ating simbahan. Well, this is all about purgatory. So maraming mga kapatid natin ang hindi sang-ayon, no, sa turo ng ating simbahan, dahil para sa kanila, dalawa lang naman yung kalalagyan ng kaluluwa ng tao, eh, yung langit at saka impyerno. So para sa kanila walang purgatory. So sa gabing ito, no, tatalakayan natin kung paano natin madidipensahan o paano natin maipapaliwanag sa ating mga kapatid na meron talagang tinutukoy ang Biblia na para sa ating mga Katoliko ay tinatawag nating purgatory. Alright? Okay. Sige, paano natin pasimulan, Brother Romel? Siguro we will start with the teaching of the church, no, about the purgatory. Sige, Brother Dennis, ano nga ba yung sinasabi ng ating simbahan? Kasi at ito, bago tayo mag-proceed sa sinasabi ng ating simbahan, why do we rely to the teachings of the church? Bakit hindi tayo mag-rely na lang sa nakasulat sa Biblia? Bakit kailangan pa nating mag-rely, no, sa teachings ng ating simbahan? Ito po yung rason. Kasi po, ito yung sabi ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 3 at ang talata ay 15. Ito po kasi yung napakaklarong sinabi na ni San Pablo sa kay Timoteo. Yung pagbabasihan ng katotohanan ay hindi po yung sola scriptura o tinatawag natin na Bible alone. Brother Dennis, pwede mo bang maipakita yung unang Timoteo 3:15 sa ating mga manunood? Kasi pasensya na po, yung aking unit po kasi medyo talaga low speaks, so hindi siya makapag-share. Pasensya na po kagabi, hindi natin na-share yung mga yun, na-share screen yung mga importanteng details, pero ngayon tutulungan tayo ni Brother Dennis, siya ngayon yung mag-share screen para madali nating makita ito. Okay, Timoteo 3:15. 3:15. Okay. So ito po yung sinasabi sa Biblia, so i-share na lang natin para mas okay, sandali lang. Alright. Okay. Okay, lagay muna natin siguro sa advance, no, para naka nalang. Sige. Okay. Alright. So ito yung sinasabi, no, sa magandang balita, no, 1 Timothy 3:15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos, na buhay,
sa iglesia na haligi at sa saligan ng katotohanan. Yun. Ano daw yung basis ng katotohanan? Sinasabi ba dyan, kapatid, na yan ay Biblia lamang o Eskriptura para masabi natin na hindi na tayo dapat makinig sa turo ng simbahan? That is a very clear po na sabi dito, iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ang simbahan po o iglesia ang saligan ng katotohanan. Kaya we rely, no, our teachings in the Catholic Church or in the Church, because yung foundation ng katotohanan, yung tunay at totoo ang dalisay na pagkaunawa nitong Biblia ay nasa simbahan. Kaya magre-rely tayo ngayon sa teachings ng simbahan, sa tinatawag nating magisterium, kasi meron tayong CCC, Catechism of the Catholic Church. Ito yung i-discuss sa atin ngayong gabi ni Brother Dennis. Okay. Ikaw na yung mag-share, Brother Romel. Share. Okay. Ikaw lang, bro. Natin yung CCC. Sige, may copy ka ba dyan? Ano, bro? Ayun, yung copy ng Catechism of the Catholic Church. Ah, okay. Regarding sa purgatory. Yung muna, i-view natin para mabasa natin sa ating mga kapatid. Sige. Hindi kasi makapag-share screen na ano na tingnan ko lang kung bro. I-quote na lang natin sa anong number ng Catechism of the Catholic Church sinasabi. Okay, sandali ah. Purgatory. May reference tayo no na ito'y talagang galing sa katuruan ng ating simbahan, kaya natin dito itinuturo at ibinabahagi no sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa mga hindi pa kaanib ng ating simbahan. Okay. Sandali ah. Searching. Sa Catechism of the Catholic Church 1030 at 1031. Okay. So itinuturo diyan sa atin ng simbahan no na may lugar talaga para sa mga kumbaga tinatawag natin ng mga imprisoned spirits. Okay? Sige, pakibasa na lang, Brother Romel. Okay. All who die in God's grace and friendship sa 10:30 ito, but still imperfect, purified, are indeed assured of their eternal salvation, but rather death they undergo purification, so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. Sa 10:31 ng CCC, the Church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. Sa ano yan, sa impyerno. The Church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the councils of Florence and Trent. The tradition of the Church by reference to certain texts of Scripture speaks of a cleansing fire. As for certain lesser faults, we must believe that before the final judgment, there is a purifying fire. He who is truth says that whoever utters blasphemy against the Holy Spirit will be pardoned neither in this age nor in the age to come. From this sentence, we understand that certain offenses can be forgiven in this age, but certain others in the age to come. So ito po ay place, no, of purification. Lugar kung saan na sinasabi dito sa 10:30 kanina, all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. So hindi pa sila worthy to enter to the kingdom of heaven, katulad, Brother Dennis, ng nasusulat, no, sa 21 verse 27 ng Revelation. Babasahin po natin yan, brother. Okay, 21. Acknowledge natin, no, Brother Aljan, nandito na sa ating Zoom. Welcome, brother. Okay, Revelation, ano nga yan, brother? 21:27.
Ayan. Okay, ito yung sinasabi. Putol-putol ako daw. Iba-ibang. Okay. Yung sinasabi no, sa pahayag, chapter 21 verse 27, sa maganda balita, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi ni ang mga gumawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yun. Right? We have a very clear verse in the Bible na nabasa po natin na walang makakapasok na anumang may na marumi, no, sa kaharian ng Diyos sa langit. So, kung babasehan po natin yung belief o yung paniniwala na ang tao ay destination niya kapag namatay sa mundong ito with na hindi pa dumating yung second coming ay langit lamang at impyerno, paano naman maliligtas yung mga tao na merong kasalanan na hindi naman ikamamatay? Kasi merong dalawang klase ng kasalanan sa Bible. Sa simbahan natin, sa Catholic Church, ito ay tinatawag natin na mortal sin and venial sin. Peccata mortalia, no? Peccata veniales. So, ito'y kasalanan, yung mortal sin, kasalanang ikamamatay. While the venial sin, kasalanang hindi naman ikamamatay. Saan natin ito matatagpuan o mababasa mismo sa Biblia yung dalawang kasalanan? Ito, sa unang Juan 5:16 hanggang 17. Right? So ito yung sinasabi, no? Kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumawa ng kasalanan, hindi hahantong sa kamatayan, ipinalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi pumahantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yun. We have a very clear verse here. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Yung mga maliliit na kasalanan ay very unfair naman ang Diyos na itatapon niya ito kapag namatay ang tao sa impyerno. Kaya nga meron tayong tatlong lugar bago pa yung second coming, no? Meron tayong tatlong lugar kasi sa second coming, brothers, to make this clear, yung place ng purgatory ay hindi na yan existed kundi meron ng langit at impyerno sa yung mababasa natin sa Mateo 25 verse 31 to 46 kasi yan yung palaging kinukot ng ating mga kapatid. Pero hindi po yan basis para hindi tayo maniwala sa purgatory kasi dito napaklaro po sa 21:27 ng Revelation, sabi doon, walang kahit na anumang marumi na makakapasok, no, sa kaharian ng Diyos. Wala talaga. So ibig sabihin, kawawa naman yung taong nakagawa ng venial sin o yung kasalanang hindi ikamamatay na itatapon lang siya sa impyerno. Fair ba ang Diyos dun? No, hindi po ganun. Kaya tayong mga Katoliko ay naniniwala tayo that God is a fair God. The reason why hindi niya itatapon sa impyerno yung nagkasala ng kaunti lamang. Brother? Kaya para sa ating mga sa ating himayen, no, sinasabi natin na yan, itatawag natin sa ating Latin word na purgari, no, na ibig sabihin ay to cleanse. Kaya yan naman yung tinuturo sa ano, no, sa 10:30, no, ng ating katekisa sa Catholic Church na this is for the cleansing, no, of the imperfectly or mga imperfect spirit, kumbaga, yes, ang hindi qualified na pumasok sa langit. At sa, sinabi din John sa 10:31 na ito ay final purification, no, ng mga kaluluwa na hindi kumbaga qualified na pumasok, pero iba ito sa tinatawag natin na final punishment. O hindi ito yung impyerno na itinuturo ng iba na kahantungan lamang na may kasalanan. Dahil doon sa sinasabi ni Brother Romel kanina, no, na sinabi ni Saint John na merong venial at saka mortal sin. So hindi pwede
na yung venial sin, na yung tao na, na nakakommit ng venial sin, ay pupunta agad sa impyerno. Na hindi naman talaga karapat-dapat na bigyan ng punishment na hahantong talaga sa kamatayan. So ano po yun, Brother Romel? Paano natin ma-identify o paano natin ma-visualize sa ating manonood ngayon kung ano ba yung kumbaga yung leveling no ng langit, lupa, purgatory at saka impyerno para sa atin? Kasi baka nag-wonder sila saang lugar ba ito yung purgatory, no? Mm-hmm. Na ulit-ulit nating sinasabi. Yes. Saan ba ito, sa anong lugar ba ito? Okay, kasi, so kasi mayroon man naniniwala kasi na sa ilalim ng langit mayroong purgatory. Hindi po ganoon. Nasa ilalim po natin, no? Sa ilalim po natin yung purgatory. Kaya po yung ano no, ipakita sa atin ni Brother Dennis yung ano yan, yung pagka-order niyan. Heaven, ito yung tinatayuan natin, then purgatory, at sa ilalim ng purgatory, yun yung impyerno. Brother Dennis, right. So, pwede mo ipakita sa kanila. Simple illustration, no, na para ma-visualize lang nating mga kapatid. Okay. Kung pala, kung paano natin mailalagay no sa kumbaga ang leveling no ng pagkakasunod-sunod. Okay, so again, meron tayong tinatawag na heaven, nasa Biblia 'yan. Kung mababasa natin sa Deuteronomy 11:21 ng magandang balita, dito sinasabi, upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno, manatili kayo roon hanggat ang langit ay nasa ibabaw ng lupa. So this, ang baseline natin dito ay lupa. Okay? Para ma-identify natin kung saan ba itong mga lugar na ito. So sinasabi dito, langit ay nasa ibabaw ng lupa. Right? No, ngayon, sinasabi natin na may lugar na para sa mga venial sin, no? Sa mga naka-commit ng venial sin. Sa anong lugar ba ito? Again, babalikan natin yung sinasabi ni Saint Peter, no? Na nung panahon ni Noah, noon yung mga taong nalunod mismo, saan ba sila pumunta? Eh, yung mga taong yun, hindi naman nila alam na kasalanan yung ginagawa nila. Kaya, hindi pa sila qualified for a final punishment. No, but only for purification. So, sinasabi dito sa 1 Peter, ito kung mababasa natin, 1 Peter 3:19, sa magandang balita, sa kalagayang ito, napunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. So ang tinutukoy niya dito is si Jesus Christ, no? Nung pinako sa krus at namatay siya, ang kaluluwa niya ay pumunta ay may pinuntahan muna. Ano yung pinuntahan niya? Nga pumunta siya at nangaral sa espiritong nakabilanggo, sa mga imprisoned spirits. No, karon, na ngayon, saan ba ito yung tinatawag natin na imprisoned spirits? Saang lugar ba ito, no? Nakaposisyon. Okay, sa sinasabi naman dito ni San Pablo sa mga taga-Efeso, no, sa chapter 4 verse 8 to 10, sa magandang balita, itong sinasabi niya. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag. May bihag. So referring naman ito sa sinasabi nating espiritong nakabilanggo. Okay? At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Sa 9, itong sinasabi niya. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Again, ang baseline natin ay lupa, no? Sinasabi dito sa Efeso 4:9, kailalimang bahagi ng lupa, ang bumaba ay siya ring namang umakyat sa kaitasan ng kalangitan upang mapuno ang kanyang presensya ang buong sanilikha. Right? So, sinasabi dito sa verse 8, pumunta siya para dala itong maraming bihag, nagdala ng maraming bihag na tinutukoy ni San Pedro dito sa kanyang pangaral ng mga imprisoned spirits. At ang lugar na ito na sinasabing imprisoned spirits ay tinutukoy dito sa verse 9 sa Efeso na kailalimang bahagi ng lupa. Mm-mm. Sa ilalim ng lupa. Right? Yes. So meaning, meron tayong tinatawag na heaven, sunod nito ay lupa, which is our baseline, at sa ilalim ng lupa ay may tinatawag pa tayong purgatory. Okay. Ang purgatory ay hindi natin masasabing sa gitna ng heaven at saka lupa. No? Dahil sinasabi dito sa 9,
kailalimang bahagi ng lupa. So meaning, meron pa tayong sinasabing mas kailalimang bahagi pa mismo, which is ang impyerno. Okay? Okay. So ito, ang leveling natin dito, ang pagkakasunod ng lugar na ito ay dito to, tinutukoy na heaven, land, purgatory. So purgatory, again, this is temporal place only for purifying the spirits, which the imperfect spirits. Pero hindi pa itong final punishment, which is the hell. Okay? Na sinasabi dito sa 2 Peter, no? Chapter 2, verse 4. Ang hell, again, no? Ito yung impyerno na itinutukoy naman sa Biblia, which is the final punishment, no? Na tinutukoy rin sa Revelation. Okay? So, fully naintindihan natin yung pagkakasunod-sunod, no? Para hindi tayo mag... malito. Malito. Okay? Sige, Brother Romel, may dagdag ka ba dito? Okay, very well said po. Maraming salamat, brother. Yan naman po kasi talaga yung dapat nating maintindihan o maunawaan kasi nung bata pa ako ay nakikisali ako noon sa Bible study ng mga Seventh-day Adventist at yung hindi ko talaga nakuha sa aking isip ay yung Revelation 21 verse 4, yung kalagayan, yung state, no? Pwede ba nating mabasa yan, Brother Dennis? Yung kalagayan o state ng isang taong nasa langit. Ano ba yun? Hanggang ngayon, hindi ko pa kasi yan hindi nawawala sa aking isipan. Kahit ako noon ay, nakisali lang sa kanilang Bible study sa mga Seventh-day Adventist. Revelation 21 verse 4. Brother Dennis, nakamute ka. Okay, sige. Ito yung sinasabi, no, sa Revelation. Okay, 21 verse 4. Hmm. All right. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. 'Yon. Okay. Kasi bakit ko ipinabasa ito para iparating, no, sa ating mga viewers yung estado ng taong nasa langit ay hindi na kailangan pang pangaralan, no? Hindi na kailangan pang i-save sila. Katulad ng estado na nasa unang Pedro 3:19. So, pinangaralan po 'yon para may kaligtasan sila. So, napakaklaro po dyan na merong place o lugar yung kaluluwa ng tao after siya mamatay sa bundong ito na hindi lang langit at lupa at impyerno kundi meron ding isa pang place, no? To make it clear, hindi rin ito impyerno. It is a very impossible. Babasahin po natin yung 20 versikulo 10 versikulo 8 ng Revelation o di kaya ipahayag 20 verse 8. Okay, okay, so ito yung sinasabi. Okay, lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa apat na sulok ng daigdig, mm-hmm, ang Gog at ang Magog. Mm-hmm. Itipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Mm-hmm. Ang hukbo ito ay sindami ng buhangin sa tabing dagat. Yun. Sinasabi dyan yung tungkol yan kay Satanas. Kung ipagpapatuloy natin yung pagbabasa hanggang sa verse 10. Okay, sa 10. Okay. Nag-shortcut na sa 10. Sige lang, okay lang, Brad. Okay, at ang diablong nandaya sa kanila itinapon sa lawa ng apoy at asopre na pinagtapunan din sa limaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. 'Yon. Ang klarong talata na ito ay merong paghihirap araw at gabi magpakailanman yung estado ng mga nasa impyerno. Kaya
this is a very impossible na mapuntahan ito sa unang Pedro 3:19. Kaya meron tayong talagang Katoliko na pinaniniwalaan na isang lugar na pinuntahan talaga ng ating Panginoong Hesukristo, which is para sa atin, yun ay purgatorio. Kung mayroong mang tututol sa unang Pedro 3:19 na purgatorio yung pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo, anong lugar po yun? So hindi pwedeng sa langit, hindi rin pwedeng sa impyerno. Kung meron man kayong lugar na maibigay dyan, well, itong masasabi namin, yan yung pinaniniwalaan namin na purgatorio. Tama. Kung sasabihin rin nila na hindi naman purgatorio yung pangalan, eh gumawa na lang sila ng pangalan. Pero may lugar na ganun. Yes. No, na confronting ng mga kaluluwang hindi karapat-dapat na pumunta pa sa langit. Okay? Kasi yung pagkaunawa kasi na hindi natin nababasa yung word ay hindi na dapat paniwalaan. Yan ang tinatawag ng mga scholar na word concept fallacy. Ibig sabihin, maling pagkaunawa kasi hinahanap nila yung word para paniwalaan. Well, kung ganyan po yung ating sentido ng ating pagkaunawa ng nakasulat sa Biblia, malayong malayo po tayo sa katotohanan at hindi po talaga natin nauunawaan yung ating binabasa kung magkaganon man. Kaya mga kapatid, kailangan ay kung nagbabasa tayo ng Biblia, talagang dapat merong guidance ng Holy Spirit at talagang nakarely ito sa turo ng simbahan. As what we have read before, no? Sa unang Timoteo 3:15 na ang basihan ng katotohanan ay ang inang simbahan, no? Yun po mga kapatid, brothers. Baka meron kayong gusto pang ano? Baka meron kayong mga katanungan diyan, i-check natin yung ating ano, yung ating live sa Facebook at sa YouTube, baka merong nag-interact na diyan. Shoutout muna tayo kay Brother Dennis Biaco, no, isa rin sa mga apologet natin sa Roja City, no. Nanonood okay. Ngayon sa ating live. Wow. Good evening, Brother Dennis Biaco, no? Kumusta ka diyan, kapatid? Ayon. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ka ngayon, no? Shout out po sa lahat ng ating brothers sa The Flock of the Divine Mercy na nanonood ngayon. May God bless us all po. At patuloy po nating i-share yung ating YouTube channel, no, Brother Romel A. Palma, at ng ating Facebook page, Katotohanan ating pag-usapan. Okay. Punta tayo sa YouTube muna, no, bago tayo mag baka meron pa ma-question diyan. Puntahan natin yung ating YouTube channel at magbabasa tayo ngayon dito. Sabi ni Honey Lilaw, praise God, magpatuloy kayo, God bless mga bro, no? At sabi ni Joe M. Villanza, bro, magandang gabi sa inyong lahat. Sabi ni Maurel Mejos, search Google Meet is free, no time limit, same lang sa Zoom. Maraming salamat for that info, brother. Ito, nagbigay din si Docaria San Juan ng 10:30. Si Sisi, ito kanina na binasa natin within regards sa paniniwala natin sa purgatory. Sabi ni Felix Kinquito, magandang gabi sa lahat at sa mga brothers dyan na nasa Zoom, Bro Romel, at sa mga brad na kasama mo, tuning in, nakikinig at busy pa konti. Ito po si Pelican Quito ay based on Hong Kong po ito mga brothers, ha. At palagi itong naka-tune in sa atin pag meron tayong program. And we're so very glad, no, na naka-tune in talaga siya palagi. Sabi ni LV Gaik, good evening everyone. Si Jose Romero Agpalasin, ito yung nakikita natin palagi na naka-attend sa Worldwide Catholic Bible Study kasama si Father Darwin, si Brother John Doe at Brother Wendell. Ito yung nakasubaybay din sa atin ngayon. Sabi niya, magandang gabi, Bro Romel, at sa mga kasama mo. Magandang gabi din, brother. Sabi ni Azel Flord, magandang gabi po, purihin ang Diyos. Amen. Amen po. Sabi ni Vic Naps, ibang sekta ang tawag dyan, kulungan lang. Yon, Brother Dennis at Brother Ferdy, sabi nila, sa ibang sekta daw ang tawag ay kulungan lang. Ano yung tugon nyo dyan? Tama naman yun. Sinasabi naman talaga kulungan yan. Pero anong ginagawa sa kulungan na yan? So, yung tinuturo naman ng simbahan, nililinisan muna yung mga kaluluwa para maging lubos sila na karapat-dapat na pumasok sa langit. So we're talking about the process, kung ano yung ginagawa sa kulungan na yan. Yes. So, sasabihin pa natin kulungan, no? Parang napaka-disappointing na nga sa mga kaluluwang napunta dyan. Mm. So sasabihin na lang natin purgatory dahil alam natin kung anong ginagawa sa kulungan na yan, which is
nililinisan muna yung mga kaluluwa. Yes. Okay. Sabi pa ni Vic Naps, Brother Dennis, sabi niya, wala kasi sa Tagalog version. Spanish word kasi, purgatorio. Ano yung maitutugon mo dyan? Brother Aljan, magsalita ka naman dyan. Okay ka, Brother Aljan. Okay. Back to you, guys. Huling-huli na siguro yung audio niya. Okay. Brother Ferdy Mark, ano yung masasabi mo doon? Bro, nakamute na ako kasi may nag-iingay kasi. Ah, okay, sige. Sige. Standby lang daw si ano si Brother Aljan. Ito yung tugon natin. Tama naman talaga 'yan eh. We cannot found the word purgatory in the Bible because its original term is in Latin, no? Purgari. Yung kahulugan po ng purgare is to cleanse or to purify. Tama po, kasi yung soul natin, yung kaluluhan natin, kapag napunta po sa purgatory, ay kini-cleanse o pinipurify po yun. Kasi naniniwala tayo sa nakasulat kasi sa Revelation chapter 21-27 na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos na merong kahit kaunting kasalanan. Kaya pinupurify muna para makapasok sa heaven. So, okay. So, ano brother, no? So, brother, no? Kahit na sa purgatory sila, so tayo mga Katoliko, lalo na kung tayo lang nagsisimba, no, always in-offer yung prayer o kuno yung mass sa mga kaluluwa na nasa purgatorio. So may mga basis din tayo kung sa Biblia kung bakit tayo nanalangin para sa kanila mga kaluluwa. So kung ating babasahin nga sa ikadalawang Makabeo chapter 12 Verse 46. 44 to 45. Sige. 12:44 to 45. Okay, share lang, bro. Itong makabis. Okay, so ito no sa verse na ito, no. So si Judas Maccabeus dito nananalangin sa mga sa kanilang mga ninuno kung saan na mayapa na. Okay na, bro? Ito yung kasi yung ano, yung basis natin sa church, yung ikalawang Maccabeo 12:46, no, na okay. Yung almsgiving, so, yung sige bro. Sige lang, basahin lang. Okay. So ito po yung sabi sa ano, no, sa Second Maccabees chapter 12 verse 44 to 45. Mm-hmm. If he had not believed that the dead would be raised, it would have been foolish and useless to pray for them. In his firm and devout conviction that all of God's faithful people would receive a wonderful reward, Judas made provision for a sin offering to set free from their sin. Hmm. Ay, din na to? Lain ang binasa. Okay, so ito po yung sa ano, babasahin ko. Ulit. If he hadn't been looking forward for the resurrection of the dead, then it would have been unnecessary and frivolous to pray for them. He was looking forever to that, however, to that best reward laid up for those who die in godliness. And so, this was a pious and holy thought. Thus, he made an offering of reconciliation so that the dead would be forgiven of their sin. So, ibig sabihin po, mga kapatid, no, si Judas Maccabeus, nanalangin siya para sa mga kaluluwa ng kanyang mga ninuno, kung saan, through prayers, yung mga kaluluwa magiging set free na sa
sa kanila sa kanila makasalanan. That's why sa purgatory inoffer natin yung mga prayers natin para ang para ma-cleanse sila doon at para rin maka makapunta na sila sa langit. So anong verse? So may meron pang verse na kung saan na na ang mga ating mga prayers is ang mga pagkain nila. So anong verse? Hosea 9:6. Hoseas 9:6. So, ano ang ganda siya? 1 John mangyed? Ano siya? Anong tinutukoy mo? Oh. So, ang tinutukoy dito, no, hindi lang sa sa tinapay na mabubusog yung tao, no? At the same time, at the, sa salita din, no? Oh, sa salita ng Diyos. Sa temptation. Oh. Sa temptation. Mateo 4:4 yun, brother. Anong verse na yun? Mateo 4:4. Bro Romel? Mateo 4:4. Ano ba dyan? Yung mga audio mo? Mateo 4:4, brother. Ayos na lang. Anong verse nga, brother Romel? Mateo 4:4. Mateo 4:4. Okay, Mateo. Nakamute ka mo, brother. Okay. So, ito po yun, brother, no? Yung mga... So, ang mga, ano, no? Kaluluwa na, ang mga kaluluwa na nasa purgatory, kailangan din natin, kailangan ng mga prayers natin para makapunta na sa mga clients at makapunta na sa langit. May dagdag pa ba, brother Romel? Okay. Na-mention mo na po kanina yung ano second Maccabi chapter 12 verse 46. Pwede bang mabasa natin muli yon, brother Dennis? Gusto lang akong ano i-emphasize doon sa verse na yon. Okay, sige. Verse 46. 46? Yes, 12:46. Ah, okay. 45, brother. 45. Nasobrahan ng isa. Okay. Okay. Sabi dito, he who was looking, however, the best reward laid up for those who die in godliness. And so this was a pious and holy thought. Thus he made an offering of reconciliation, so that the dead would be forgiven of their sin. So yung offering of reconciliation niya is yung prayer niya. Yung prayer niya, no, para sa mga patay na ito to forgive their sin. Kasi yung paniniwala natin sa purgatory derived from the word, Latin word purgare, which means to cleanse into to purify. So to cleanse and to purify, para ma-cleanse o ma-purify yung kaluluwa, so kailangan talaga tayong mag offer ng prayer, no, para sa mga patay to forgive their sins. Yun po ang aking gustong ipakita sa ating mga kapatid. Yung prayer po talaga kinakailangan para sa mga namatay na. Brother Dennis at Brother Mark, no, merong katanungan dito si, meron ditong na-message sa ating YouTube channel, si Hanin Lilaw. Sabi niya, sabi ng ibang sekta, maliit man o malaking kasalanan ay pareho lang. Ano ba ang halimbawa ng venial sin? Brother Mark. Okay. So, tama din yung sabi nila na pareho lang sila nakasalanan. Pero, ano ba to? Pero yung, okay,
Okay. So, ano no, pero yung mga may mga tawin nito. Ano tawag sa may portion, ano the portion or na may mga level of bigat na mga kasalanan. So pareho silang kasalanan pero may mga punishment nakarapat dapat na ibigay. Okay. So para mas ano siguro mas maintindihan ng mga kapatid natin, what is stated no in the Ten Commandments, pag nilabag mo 'yon, that is already mortal sin. Okay? Kautusan ng Diyos 'yan eh. Now, ano ba yung wala sa Ten Commandments? Oh. Sasabihin na natin yung kasalanan na sinasabing hindi alam na ginawa ng isang tao ay masasabi nating venial sin. Hindi niya alam na kasalanan 'yon pero yung ginawa niya ay maikukumpara na natin sa isang kasalanan ay masasabi nating venial sin. Pero yung tao na gumawa ng kasalanan na alam niya na kasalanan yung kanyang ginawa ay masasabi na naman natin mortal sin. Okay? Okay. So, Brother Romel, baka may dagdag ka or may mas Okay bro, kasi narinig ko na kasi sa explanation ni Father Darwin within regard how to distinguish sin. Ano ba yung mortal? Paano ba natin malalaman ang mortal sin na siya o venial sin lang siya? Kasi meron naman tayong mga kapatid na nakapatay ng tao, so hindi naman natin pwede masabi na yun ay mortal sin na agad kasi meron tayong tinatawag na self-defense. Yung mortal sin kasi meron tatlong level yan para malaman natin na ito ay mortal sin. Una, kailangan ito ay grave. Kung grave yung ginawa niya, no? Hindi pa yan. Dapat buo yung tatlo. Kung grave yung ginawa niya, mahuhulog talaga sa mortal sin yan. Yung pagpatay is a grave act. Pero, hindi pa kumplito. Kailangan, kung merong grave act, meron ding full consent, no? Kailangan, full knowledge. Kailangan talaga na alam niya na mali yung pagpatay. Kung alam niya na yung ginawa niya ay grave act at full knowledge siya, alam niya na mali yon at ginawa niya, isa na lang, magiging mortal sin na. Kung meron siyang full consent, kapag alam niya at talagang gusto niya gawing yung bagay na yon. Kasi meron talagang tao na nakakagawa ng kasalanan na yes, it's a grave, full knowledge naman siya, pero hindi niya ginusto. No? Meron talagang ganun. Ang Diyos lang yung nakakaalam kung talagang totoo na sinadya ba ito o hindi. Kaya kapag presence itong grave act, full knowledge and full consent, ibig sabihin, ito ay isang mortal sin. Pero kapag absent yung isa, ito ay venial sin lamang. Brothers. Okay. At para sa katuluan ng ating simbahan, pag nakakommit ka ng venial sin, ay pwede mong maipanalangin direkta sa Diyos. Yes. For confession. But then, confession, no, directly to God. But if it is mortal sin, then kailangan natin mag-confess, no, sa pare mismo. Maganda and, siguro i-tackle yung topic na confession sa sunod, brother, no? Oh, next naman siguro yan. Sige. Okay. May tanong dito si Bradley Knapps, Brother Romel. Ano ba yung pinagkaiba raw ng impyerno at saka purgatory? Okay? Sige. Again, no, in our discussion kanina, sinasabi natin na pag-impyerno ay eternal punishment. Right? Pag-purgatory, yes. Ito naman yung punishment na may katapusan. Temporal at punishment, sinabi, brother. Temporal punishment. Yes. So yung sinasabi naman ni Jesus Christ, no, sa Mateo 18:34, sinasabi dito, at sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran nang buo ang kanyang utang. So, yan yung palanggiran kumbaga na ginamit ng ating Panginoon upang ma-explain niya kung ano ba yung kung hanggang saan ba yung punishment na sinasabi sa nakapag ibinilanggo ka. Right? That is a temporal punishment, no? Yung purgatory kasi it's temporal, no? Hindi siya permanent. Yung heaven and hell is permanent place yon. While the purgatory is permanent place, pero place of purification yon. Bakit nasabi nating ano yon? Temporary, no? Bakit nasabi natin temporary place yung purgatory? Kasi sa second coming na ating Panginoon, hindi na kailangan na wala nang purgatory, na not existed na yan. Mag-i-exist na lang yung langit at saka yung impyerno kasi yung
yung nasabi diyan sa 25 ng Mateo 31 hanggang sa 41 is ay isi-separate yung mga tao, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung mga nasa kaliwa, yung mapapa-impyerno, nasa kanan ay mapapalangit. Pero as again, as I have said, as long as wala pang second coming, yung final judgment existed po, naririto pa po yung purgatory, nag-exist pa po iyan. Tama, may purgatory. No, dagdag niyo pang tanong, Brother Romel, may apoy din ba sa purgatory? Ano bang klaseng punishment ang nandoon? Siyempre, pag sinabi nating punishment sa kaluluwa, hindi, kapag merong apoy man, as I have said, temporary lang po yon. Hindi yung katulad ng nasa impyerno, na ang apoy sa impyerno ay eternal, ay walang katapusan yung apoy sa impyerno. Kasi walang katapusan, walang hanggan yung kanilang pagdurusa, yung nabasa natin kanina sa 20 versikulo 10 ng Revelation. Walang hanggan yon yung kanilang apoy. While naman sa purgatory, temporal lang po yung punishment. Ano ba yung ipapunish sa kwan, sa kaluluwa? Siyempre kung may apoy, temporal lang yon. Okay. Right. So hindi naman natin masasabing talagang may ganun na kaganapan, pero pinapunish sila, no? Pinapunish sila. May punishment. May punishment. Para mabayaran yung mga kasalanan nila. So, wala na sa ating, ano yun, inspiration or imagination kung ano yung ginagawa sa nila. But then, yun yung nagaganap, no, sa lugar na yun. Right? Yes. So, magaling rin to si Brother Big Nubs, no, para hindi lang tayo mabusan ng topic daw. Sabi ni dito ni Feli Quintito, ang dami na nagtanong ni Brother Vic Naps, antay natin sagot ni Bro Ormel. Masabi ni Vic Naps, sinadya ko yon para di sila mabusta ng topic. Okay. Thank you, Brother Vic Naps, no, for interacting sa aming programa. Malaking tulong ka sa amin to para maano kami, para matuto pa kami. Brother? Sana mag-join na sa Zoom. Sana nga. Sana makapag-join na siya. Sabi ni Hanililaw, clear po, salamat. Isa pa po yung mga nagkasala ng mortal sin na namatay at hindi na makakumpisal. Mapatawad pa kaya sila kung ipamisa at ipanalangin natin sila? Okay. Sabi ito ni Hanililaw, isa pa po yung mga nagkasala ng mortal sin na namatay at hindi na nakakumpisal. Mapapatawad pa kaya sila kung ipamisa at ipanalangin natin sila, brothers? Okay. As long ito, brother. Sa akin, no, so in the time ng kanyang kung saan yung hiningi niya unti-unti nang nawala, no, o matawag sa ano gani, nag-aaga buhay na, no. No, hindi natin masasabi na hindi na siya nag at tumawag sa Diyos. Baka sa kanilang isipan o sa kanya sa puso, sinisisihan na yung kanya lahat ng makasalanan. Hindi naman enumerate kung ano yung makasalanan niya. Pero kung sa kanyang sa oras ng kanyang kamatayan, ano, kung hanggang sa bingit ng kamatayan niya, may nagsisi at tagos sa kanyang puso, maybe, no, mapunta siya sa impyerno, pero hindi natin masasabi agad na na sa kanyang oras na kamatayan hindi na siya nagsisi. So yun, Bob, brother. Okay. May dagdag pa kayo? Kung na lang siguro, no, as long as na ginagawa natin yung part natin bilang isang Katoliko na ipanalangin yung mga namayapa. Okay? So okay. Regarding po dyan, meron po tayong talata na pwedeng basahin dyan. Santiago 4:12, si Brother Dennis, babasahin natin. Within regard sa kung si, yung tao na namatay na hindi nagkumpisal, no? Mapapatawad ba yung kasalanan niya kapag tayo ay nanalangin? Ito yung sinasabi ng Santiago 4:12. Okay, so ito yung sinasabi, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihan magligtas at maparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Yun. Yung tanging Diyos lang po yung makakapaghukom, makakapagparusa at makapagliligtas.
Kaya tama po yung sabi kanina ni Brother Dennis, no? In our part, we need to pray for the dead, no? Kailangan talaga yon, kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Brother Ferdy Mark, kasi ginamit mo kanina yung Second Maccabi, how about naman sa mga kapatid natin na walang second, no, walang Maccabees sa kanilang Biblia? Can we prove that we need the valid yung prayer for the dead? Brother Dennis, pwede mo bang ma-prepare yung Nehemiah or Nehemias kapitulo 1 at ang talata ay 5? Okay. Ito, malalaman natin kahit Protestant Bible na wala silang deuterocanonical books ay mababasa natin yung prayer of the dead. Pero ang kailangan natin dito ay logic at hindi natin dapat ito unawain in our own or in literal interpretation. Okay, babasahin natin, Brad. Verse Nehemiah 1:5. Okay. Alright. Sa English, no? Sige. Lord God of heaven, great and awesome God, you are the one who keeps covenant and it's truly faithful to those who love you and keep your commandments. So, sa 6. 6. Okay. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, which I now pray before you night and day for your servants, the people of Israel. Okay. Ano ba yung nakikita natin dyan, brother? Ah? Sabi niyan sa, babasahin natin ulit. Ah. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayers of your servant, which I now pray before you night and day for your servants. Sinong servants? The people of Israel. I confess, ito ah, the sins of the people of Israel which we have committed against you. Both I and my family have sinned. Take note ah, alalahan natin ito. Both I and my family have sinned. Nang nanalangin siya, sabi niya, I confess the sins of the people of Israel. People of Israel, no? Katulad ng prayer doon sa Maccabi. Yung pananalangin natin sa Maccabeo ay talagang makakapagbigay tulong upang mapatawad yung kasalanan. Ngayon, aalamin natin kung itong pinapanalangin ni Nehemiah ay buhay pa. Pupunta tayo sa chapter 2, verses 5 to 6. And replied, if it blesses the king, and if your servant has found favor with you, please send me to Judah, to the city of my family's graves, so that I may rebuild it. Okay. Ano daw, brother? Ano daw yun? Okay. Family's grave. Buhay pa ba yung family, yung Israel na ipinapanalangin niya? Use our logic to understand this, no? Buhay pa ba yun? Patay na po yun. Patay na yung sinasabi niyang people of Israel na kanyang pinapanalangin upang mapatawad ang kasalanan. Kaya sabi dito, and replied, if it pleases the king and if your servant has found favor with you, please send me to Judah, to the city of my family's grave, no, so that I may rebuild it. Klarong-klaro po yan, mga kapatid, no? Klarong-klaro po na kahit na sa ibang version o sa ibang Biblia ng Protestante, mababasa talaga natin mayroong prayer for the dead, which ito yung ginagawa natin. Bakit? Ano yung connection nito sa purgatory? Ito kasi yung ginagawa natin sa connection sa purgatory. We are praying for the dead, for the souls in purgatory, for them to forgive sa kanilang mga kasalanan. Katulad ng ginawa ni Nehemiah, na nanalangin siya sa mga kasalanan ng mga taga-Israel na namatay na. So, ibig sabihin, klarong-klaro po, that the belief of purgatory is really biblical. The question here is, bakit hindi nakikita ito
kasi ito ay ini-ignore, no? Kasi pag hindi mo ito in-ignore, tatanggapin mo. Kapag tinanggap mo, ibig sabihin magiging tama yung Katoliko. Brothers? Okay. Sige. So napatunayan na naman natin, no, na talaga yung ginagawa ng mga Katoliko noong nagpapanalangin, no, nananalangin sa mga namayapa ay talagang nasa Biblia at ginagawa ng mga kapatid natin, no, noong unang panahon. Alright? So baka may mga dagdag pa na question, no, sa ating mga kapatid. Sige bro, babasa-basa tayo. Hindi kasi mag-operate ng maayos yung aking ano, yung aking computer. Hindi ko makita yung live ko sa Facebook. According to Honey Lileo, no, nabuhayan ako sa mga sagot ninyo. Nagkaroon ako ng pag-asa para sa ikaliligtas ng mga ninuno ko. No. Right? God bless po at maraming salamat na nakatulong po ito. Brother Dennis at Brother Ferdy, nache-check nyo ba yung ating live sa Facebook kung tuloy-tuloy ba? Tuloy-tuloy. Kasi sa akin... View. Ha? Sa akin kasi wala eh. Hindi ko makita kasi yung... Pero ano yan? Live at the same time sa ating YouTube. Sige. Okay. Alright. Sige. Ano pa? May mga comments pa tayo dito sa ating mga kapatid. Sige. Check natin yung mga ano. Uy, si Romel Timbrevilla pala. Nandito na. Hindi natin na-acknowledge kanina. Sabi niya, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po, Bro Romel, Bro Mark, at sa lahat ng CFD Iloilo. God bless us all. Pati kay, ano, siyempre, si Brother Dennis kasama din po natin. Si Brother Aljan, no? Brother Romel Timbrevilla, maraming salamat. Brother Dennis, ano ba, papapasukin ba natin yung mga ano natin? Bibigay tayo ng link? Okay, lagay mo na lang yung link. Sige. Ito, ito po, ilalagay ko po sa YouTube yung ating link, ha? Link ng Zoom. Para maka-interact po kayo. Yan. Take advantage natin dahil walang limit yung Zoom, no? Yun nga. Sabi ni Pelican Kito, okay lang yan bro Aljan, standby lang din kami dito to support at the same time meron na din kaming natutunan. Salamat po at meron kayong natututunan. At nawa po ay i-share po natin yung ating natutunan sa ating mga kakilala, kaibigan, kapatid, kamag-anak at sino mang tao na ma-encounter po natin. Brother Aljan, mabigay ka naman ng message mo dyan. Okay, magandang gabi ano. So pasensya na po sa inyo kaya hindi ako nakakasabay sa pinag-uusapan kasi medyo maingay po kayo dito sa Brother Aljan. Pero ano, salamat sa mga viewers natin yan. Pasensya na po talaga. Pero gagawa po tayo ng paraan para makasabay po tayo soon. At saka next week po, may dilipatan na rin po ako. So, sana po pananagin niyo po ako na sana makakuha po tayo ng mga question. Maraming salamat po. Okay. Salamat, Brother Aljan. Sabi ni Brother Dennis at Brother Ferdy, sabi ni Bro Vic Naps naman ito, paano maiiwasan ang purgatorio? Brother Mark. Ano mo pa? So, Brother Aljan, sige, Brother Aljan. Merong sagot si Brother Aljan. Okay, sa panahon kasi ngayon, medyo tahimik yung pag-ilig ko. Kaya, nangyari, sa pamantala yung natin. So, siguro maiiwasan po natin yung purgatorio. Una-una po, makapasok po sa trono ng Panginoon o makakasabay ng Panginoon sa kanyang inuupuan. So, iiwasan po natin yung pagkakamali o paggagawa ng kasalanan. At saka, isa pa po, yung sa purgatory po kasi, yung may tinatawag tayo na venial sin at saka yung mortal sins kanina. So, sa purgatory po kasi, una-una sa lahat, yung mga tao sa purgatory, eh yung may mga yung mga tao may venial sins. Tama po ba, Bro Ahmed? And then, so, paano ba natin maiiwasan yun? Una-una sa lahat, yung venial sin na tinatawag at saka mortal sin, eh mapapatawad po tayo sa pamamagitan ng pag-ibisal sa pari. Tama po ba? Yes.
Okay. So ugaliin po natin magkumpisal sa pari. Ano? Pero tandaan, lagi po natin tatandaan, yung pagkumpisal po sa pari, ay hindi ibig sabihin na pagkumpisal na po tayo sa pari, ipinapatawad na po yung mga kasalanan natin. Ang una po, ano po ba dapat ating gawin? Una-una po. Una, alala niyo po. Tsaka, bro, may pakikook niya yung 10 humingi ng tulong sa ating mahal na Diyos na sila ipagalingin sa kanilang arok ng tawagin sa iyong Diyos. Pagpatawad po tayo, so, makikita ng pagsibisa sa pari. Yes. Pagaling po natin magkumpisa sa pari. Ano? Pero, nakikinig pala si ano, Brother Jose Romero. Ah, okay, acknowledge mo muna natin si Brother Jose Romero na nasa ating Zoom. Brother, magandang gabi sa iyo. Magbigay ka muna, brother, ng message mo. Yes. Okay, magandang gabi no sa kay Brother Jose Romero Agpalasin. Bigay ko lang po ng message mo. May na siguro yung signal ni Brother Jose, may na yung signal mo, nawawala ka. Sige po. Yes. Okay. Salamat. Salamat kay Brother Jose. No? Nandito sa Zoom natin, nakikinig at nakasubaybay sa atin. Maraming salamat, brother, sa iyong suporta from the team punto por punto no, ni Father Darwin hanggang sa dito sa Catholic Apologist Iloilo natin na mga team ay nandito ka pa rin to support us. We're so very glad and thankful to you, brother, for your support. Sige, brother ko, Brother Aljan, continue to your ano, to your explanation. So, Brother Romel, yung kanina, yung nakukot ba natin yung 10 humingi ng tulong kay Jesus na pagalingin sila sa kanilang sakit? The 10 lip. Ako, alam po yun. Sandali ah. Pakibasa na rin po, kasi mahina ko yung live ko dito, hindi po ko makapag-share ng screen. So, kung mapapansin po natin dyan, kung mamaya pag binasa na po natin, mapapansin po natin yung 10 humingi ng tulong ang para sila ay makagaling. Pero tandaan po natin yun. Sabi nga kay Panginoong Jesus, magpatingin kayo sa pari. Kung sinabi mo ng pari na magaling na sila, yung isa lang sa 10 taong yun, isa lamang ang bumalik para magpasalamat. At doon na sinabi ni Jesus, umayo ka at ikaw'y kinagaling na. So tandaan po natin, yung pagkukumpisal po, hindi po ibig sabihin sa atin ng Panginoon na magdasal ka ng limang ama namin, 10 na matibaya ka Maria. Tandaan po natin mga kapatid. So tandaan po natin, magpapasalamat o pagbabalik karangalan sa Panginoong Diyos, yun po yung nagpapagaling sa atin. Hindi yun po yung sinasabi na magaling ka na. Tandaan po natin, kailan po ng paghingi natin ng patawad sa isang tao. So pag humingi tayo ng patawad sa isang tao, tandaan po natin lagi, at pag sinabi yan tayo pinatawad na, hindi ibig sabihin nun na pinatawad na tayo ng tao yun. Tandaan po natin lagi, magpapatawad lang tayo ng isang tao pag tayo may kasalanan. Pag meron na po pagbabago sa ating sarili, ano? Pagbabago po yung hinihingi ng mahal na Diyos. At doon po tayo siguro, doon po natin maiiwasan yung pinatawag natin na purgatory. So maraming salamat po, at saka video, bumabalik na po yung ingay dito ngayon. So maraming salamat. Okay, maraming salamat, Brother Aljan, sa pagtugon sa katanungan. Meron ba baka yung karagdagan dyan, Brother Dennis at Brother Ferdy Mark? Hindi masyadong klaro yung ano. Hindi masyadong klaro yung ano eh. Yung katanungan ba? Ano ba yung Brother Romel yung katanungan? Okay, sabi dito sa tanong kasi, dali ah. Naglalag kasi yung aking computer, dali. Follow up na lang sa katanungan, paano kung di makakumpisal dahil, kasi yung unang tanong ay saan ba yun? Sandali. Sino ba nagtanong yun? Yung tanong kasi, kapag namatay yung, sakali, ito, kung sakaling nasa
namatay ang ano yung isang tao merong mortal sin, mapapatawad ba yung kasalanan niya kapag tayo ay nanalangin sa namatay na tao? 'Di ba yung sabi yung tanong kanina? Sinagot na yun ni Brother Ferdimar kanina eh. Kung maliligtas ba? So brother, yung tanong po kanina, yun, iba? Hindi natin alam yung kaganapan talaga eh. Kung pag namatay siya, kung ginawa, baka nagsisi rin siya sa kanyang mga kasalanan. Pero ang mabuti siguro ay yung ginagawa natin, yung part natin bilang isang Katoliko. Nananalangin tayo sa mga namayapa na. No? Kahit sabihin pa nating may mortal siya na ginawa sa ating paningin, no, sa ating kumbaga sa ating standard, pero wala, hindi natin alam eh, nasa kanya at sa Diyos na lang yun eh. Okay, okay. Pero yung pagpapanalangin natin ay nasa Biblia talaga. Okay. Yes, nabasa naman po natin, hindi lang po yun sa Bibliyang Katoliko yung prayer for no for the dead, nabasa din po natin yun sa kahit na sa Biblia po ng mga Protestante ay nabasa din po natin na meron talagang prayer for the dead. So ang kailangan lang talaga natin is yung tamang pagkaunawa ng banal na kasulatan o ng Biblia. Hindi po tayo dapat nag-i-interpret in our own interpretation, kasi paulit-ulit po natin sasabihin ito. Kapag mag-i-interpret tayo ng sariling natin pag-i-interpret, ibig sabihin po niyan ay makakaturo po tayo ng mali. Brother Dennis, pwede mo bang ma-prepare yung Galacia 1:8? Kasi kapag tayo po ay bumasa ng nakasulat sa Biblia, tapos mali yung pagkaunawa, ay ganito po yung kalagayan natin. Brother, Galacia 1:8. Galacia. So ito yung sinasabi. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Yun. Meron tayong klarong, ano no, klarong narinig na talata. Sabi kasi dito, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang, sabdaga, ng magandang balita sa iba sa pinapangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Okay. Dali. Sandali lang, sandali ha. Pre. Okay. Brother Dennis, continue muna, sandali lang. Alright, sige. May tanong dito si Brother si Brother Joe M. Joe M. Vilasa, no? Vilasana. Sabi niya dito, sagot na pala ito kanina, no? Ano ba yung nagtanong kanina? Na kapag nasa barko ka, na mortal sin ka, tapos nalunod ka, no? Tapos walang pare. So, possible ba yun na mapapatawad ka ng Diyos dahil na may mortal sin ka? Sagot naman sa kanya ni Joe M. Vilasa, na no? Magdasal ka lang kahit nalulunod ang barko, iligtas tayo ng Diyos. Okay, so when it comes to the case naman nga, na kapag namatay ka, na may may mortal sin ka, tapos walang available na pare nung naganap yun. Okay. As long as your intention naman ay nagsisi ka sa iyong kasalanan, alam naman ng Diyos yung sitwasyon mo. Ganun rin po yun sa mga kapatid natin na nasa bundok, no? Na hindi abot ng ating simbahan, sa kapatid natin na hindi pakaanib ng ating simbahan, masasabi rin natin na it is between you and your God na lang. Okay? So kung alam mo na may kasalanan ka, tapos wala naman pari na available para mag-confess ka ng mortal sin, pero ang intention mo talaga ay para humingi ng patawad sa mga kasalanan. I think naman siguro no, sa walang hanggang no, pagmamahal sa atin ng Diyos, no, sa kanyang anak na humingi ng patawad sa mga kasalanan ng Diyos, ay bigay yung kapatawaran no, sa may iyong hinihingi.
Right? Yes. So it's very, very important na talagang sa iyong sarili talaga ay nagsisisil ka sa kasalanan ng ginawa mo. Right? Pasensya na po sa interruption ha, kasi okay. Kumpare ko po ay tumawag, no? Active rin. Okay. Sige bro, patuloy lang po tayo, Brother Dennis. Nasagot na ba Tito yung paano may iwasan yung purgatory? Ah, okay. Yan yung kasi yung tanong na sinasagot kanina. Yun yung sinagot kanina ni Brother Aljan na tanong na paano may iwasan ang purgatoryo. Brother Dennis, baka meron kang dagdag sa sagot kanina ni Brother Aljan? Okay. Paano nga ba? Siguro, no? Pag ako yung tatay, mabuti na nga sigurong pumunta ka muna sa purgatory, hindi lang yung dumirekta ka sa impyerno, di ba? At least in purgatory, may chance ka pa na pumunta ng langit. No? Kahit hanggang doon na lang siguro, ihingin natin kasi hindi naman natin alam, no? Na talagang napatawad na ng Diyos yung ating mga kasalanan. So, in case na mamatay tayo kahit nasa purgatory na lang muna, no? At least temporal punishment, pero ang guarantee naman ay maliligtas ka sa uli, no? Ay aakyat ka rin sa langit. Yes. No? Kaysa sa pumunta ka direkta sa impyerno. Mm. Mas mabuti na may lugar talaga na makalaan para sa cleansing, kumbaga. Hindi natin alam pag namatay tayo, hindi naman tayo perfect, eh. Diba? Ako yung sasagot, brother, sa tanong na kung paano maiiwasan yung purgatorio, ito yung sagot ko. Una, alamin mo yung buhay ni Birhen Maria. Pangalawa, alamin mong buhay ni Enoch. Nan. Pangatlo, sundin mo ang lahat ng ginawa ng mga naging santo. Yun, maiiwasan mo yung purgatorio dan. Kasi yung living in holy life, yan talaga yung tama yung sinabi kasi kanina ni Brother Aljan, yun din yung pumapasok sa isip ko yung tungkol sa confession na for us to avoid this purgatory, kailangan talaga tayong mag-confess. Meron pinaloap sa atin si Brother Wignaps, paano daw kasi COVID ngayon, walang confession. Well, as I have said, no, tanging ang Diyos yung makakapag ligtas sa atin, makakapaghukom sa atin. Kaya kung hindi man tayo magkapag-confess, hindi naman kasi unfair yung Panginoon at namatay tayo na hindi tayo nakapag-confess sa pare, pero nag-confess tayo heartedly sa Panginoong Diyos, papatawarin po tayo niyan. May mga cases po na applicable po yan. Katulad po ng babasahin natin, Brother Dennis. Mateo 3, versikulo 43. 23:43. Tama naman ah. Yung Mateo ni bro, baka bibigyan ka yan. Kapital. Yeah. Baka English, brother, yung Mateo na ano mo na sinesearch. Kung English, double T, tapos H. Ah, Lucas pala. Sorry. Lucas 23:43, kaya hindi mo makikita yan. Sige. Ito kasi yung brother nito, tong live. Walang take two. Sige, brother. Okay, sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Yan. Sino yung kausap dyan ng Panginoong Hesus? Aatras tayo sa verse 41 to 42. Okay. Tama lang na tayo pinasahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ang tanong, ang tao ang ginawang masama. Sinabi pa rin ito. Jesus, alalahanin mo kapag naghari ka na. Yan. Yan po ay isang taong nagsisi sa harap mismo ng Diyos Anak. No? Nagsisi sa harap ng Diyos Anak.
At yung tugon sa kanya ng Diyos Anak sa verse 43 ay talagang maliligtas siya, no? Isasama talaga siya sa paraiso ng ating Panginoong Hesukristo. So, yan po. Merong mga case na mapapatawad talaga tayo basta heartedly, no? Alam naman kasi ng Diyos yung laman ng ating puso. Hindi kasi yung Diyos natin tumitingin, no, sa outward appearance ng isang tao. Yan yung mababasa natin sa 17:5 ng Unang Samuel. 17 chapter 17. Ano? Sige, from verse 5 to 7. Babasahin natin. Okay. Tanso ang kanyang helmet, gayon din ang kanyang kasuotang pandigma na tumitimbang ng 57 kilo. Tanso rin ang nakabalot sa kanyang binti at hita, pati ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. This is a 7, brother. This is a 7. 16. 16:7. Yon sa 7. Oo, sagot niya. Naparito ako sa 7. Okay, diretso sa 7, brother? Yes, brother. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Yon. Sabi sa Unang Samuel 16:7, ang Diyos ay hindi talaga tumitingin sa outward appearance ng isang tao kundi sa heart. Kaya kung tayo hihingi ng kapatawaran, no, dapat nasa heartedly tayo hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Mapapatawad talaga tayo. Pero hindi 'yan nangangahulugan na dinidiscredit natin yung confession. Kung merong pagkakataon na magpagkumpisal tayo, we should to confess our sin to the priest, kasi ang kumpisal po ay binigay yung authority nito sa mga apostoles at tatalakayin po natin yan sa susunod. Brother? Confession na yan. Confession. Oh, sige, brother. Yan po yung ano, yung tugon ko sa tanong na paano maiiwasan yung purgatorio. Sa bagay, direkta na yun ang hingi ng pagkapatawaran ng kriminal, no, sa Jesus. So, pwede naman palang dumiretso, no, ng humingi ng kasalanan sa Diyos. Mm-hmm. Right? Sabi ni Brother Bicknaps, Brother Dennis at Brother Mark, Brother Aljan, anong role ni Mama Mary sa mga kaluluwa sa purgatorio? Okay. So again, Mariology naman yan. No? Malalim na topic ko naman yan. Pero sa case naman na bridge si Mama Mary sa ating panalangin sa kay Jesus Christ, hindi na, katulad nito, may mga tao talaga na humihingin panalangin na hindi naman talaga deserve, no, na pakinggan ng Diyos. No, dahil nga sa ating kasalanan tayo at humingi tayo ng panalangin at kapag nanalangin tayo sa Diyos, ay hindi na tayo pakikinggan. Sino yung makikinig sa atin? Again, we pray also to Mama Mary, which is the Mother of God, dahil nga sa case ni sa miracle, no, in kasal sa Kana, sa Juan 2. Kana, no, kasal sa Kana, humingi yung ikinasal, humingi ng tulong, kumbaga, o naubusan ng wine. So humingi siya ng tulong sa kay Mama Mary. At si Mama Mary naman ay humingi rin ng tulong sa kanyang anak. Which is, ang prayer mismo na hinihingi natin kay Mama Mary, na ipipray niya tayo sa kanyang anak ng Diyos, ay talagang pakikinggan ng ating Panginoon. Yan naman yung asset naman ng mga Katoliko. Dahil mas powerful yung prayer natin kapag kasama natin yung panalangin rin mismo ng kanyang ina. Diba? Okay. Tama yon. Brother Ferdy, meron ka bang idadagdag? Ano yung rule ni Mama Mary sa purgatorio, sa mga kaluluwa sa purgatorio, Brother Ferdy?
tulad ng sinabi ni bro ano no ni bro Dennis no, na kung saan sa kasal ng Kana ay humingi ng pabor si Mama Mary kay Jesus Christ na kung saan na lubusan yung mga kinasal ng wine. Kung kaya alam naman natin na si Jesus Christ, ang sabi nga sa Hebreo na si Jesus Christ ay walang kasalanan. So parang ganito lang eh ang logic eh. So natin na si Jesus Christ, sinasabi sa Hebreo na si Jesus Christ ay walang kasalanan. So kung wala siyang kasalanan, so kung si Mama Mary na mismo yung humihingi ng pabor sa kanya, so mag-obey si Jesus Christ kasi yeah, he should sabi nga ikalimang utos no, honor your father and your mother. So sa isa sa fifth commandment na yon, so dapat na sundin din ni Jesus Christ na si Mama Mary kung saan siya ang kanyang ina. So sa pamamagitan ni Mama Mary na kung ano yung idadalangin o yung ipabor ni Mama Mary sa kanyang anak, at talagang na hindi makakatanggi si Jesus Christ sa kanya dahil kasi ito ay kanyang ina, ang pinakamamahal niyang ina. Yun, brother. Okay, salamat po at napakaganda ng sagot, no? Brother Aljan, mayroon ka bang gustong iambag, gustong i-sabihin? Okay. Sa kanina, sa sinabi niyo na God makmakal sa kanina, God ay Siberia. So, tama po yun. So, kung sa isipin na po natin, sa Juan Uno Gispan, brother, na sinabi na yung Diyos, sa isa't yung Diyos ay isa. So, una-una, no? Kung isipin natin, lagi po tayong tatandaan, yung pag yung ina, yung humingi ng tulong sa anak na Diyos, ay hindi niya. So, napaka-imposible siguro na hindi ibibigay ng anak yung hinihingi ng isang ina. Tama ko, brother Ben? So, pinakamalaki talaga ang role ni Mama Mary dun sa purgatory. Bakit? Simple lang. Tayong mga tao dito sa lupa ay nananalangin at humihingi ng tulong kay Mama Mary na sana ay panalangin, hindi ng Panginoong Diyos yung panalangin natin na yung mga kaluluwa sa purgatory ay mapapadala o kanyang dadalhin sa langit. Lagi po natin tatanda na pag yung ina ay humingi ng tulong sa isang anak, ay talagang ibibigay na anak yun. Mother, brother, and sisters. No? So, napakalaki talaga. Lalong-lalo na sa ating mga Katoliko. Dahil naniwala tayo na si Mama Mary ay kasama na ng Panginoon sa kanyang tahanan. Okay. Maraming salamat po. No? Meron din akong gustong sagot diyan. Ano ba yung role ni Mama Mary sa mga kaluluwa sa purgatorio? Ang role po niya ay siya po yung nag-i-intercede, no? Sa panalangin po natin papunta po sa Diyos na tayo na dadaan po kay Mama Mary nang yung panalangin po natin ay sasagutin ng Panginoong Diyos, most especially ni Jesus Christ kasi siya po yung anak ni Mama Mary. Mag-i-intercede po si Mama Mary sa mga kaluluwa na nandoon po sa purgatory, which is ito po yung paniniwala kasi natin na si Mama Mary kasi yung nag-i-intercede no ng prayer natin. Kasi si Mama Mary pinaniniwalaan po natin na siya po ay saint at dinala po siya palangit. At bilang saint po, naniniwala tayo na yung prayer po ng saint ay nandoon na talaga nakapila upang sagutin ng Panginoong Diyos. Babasahin po natin sa English version, Brother Dennis, sa chapter 8 verse 3 ng Revelation. Yes, Brother Jose Romero, ano po yan? Ano bro? Hindi ka naririnig bro. Anong verse? Ano bro? Bro Jose? Anong verse? 8:4 Revelation.
Sige. Titingnan natin, no? Sasalita siya, no eh. Sino hindi po naririnig, Brother Romero? Brother Romero, no? Hindi. Oo. Chat ko na lang. Ah, sige. Chat mo na lang, bro. Medyo mahina siguro yung mic mo, siguro, Brother Romero. Ah, sige. Mahina ba yung pasok ko sa inyo? Okay. Ah, sige bro, ganito na siguro. Basahin natin sa English version bro yung Revelation 8:4. Nagkakasakto na to ah. Dala. Stop sharing muna. Sige. Commercial muna tayo. Nakakataranta din itong ano. Okay, sige. Ayan. Sige, brother. The smoke of the ancients offered for the prayers of the saints rose okay. up before Dandahanin mo, bro. Dandahanin mo yung pagbabasa. Okay. The smoke of the ancients offered for the prayers of the saints rose up before God from the angel's hand. Yun. Naniniwala kasi tayo na yung mga saints natin talaga, napila na talaga yung kanilang panalangin. Dinadala ito ng anghel ng Diyos. Yung prayers of the saints. No? Ganun po yun. Yun po yung role ni Mama Mary. Nag-i-intercede po. Okay. Sige. Brother Romel, no? May tanong dito si Brother Vicnaps. Okay. Paki-explain daw. Paki-explain daw yung plenary indulgence. Ano plenary yun? Indulgence, ito po yung ang kahulugan ng plenary indulgence. Yung plenary indulgence is remits all temporal punishments required to cleanse the soul from attachment to anything but God. Or partial remits only part of the temporal punishment, cleansing due to sin. Ito po ay makikita rin natin sa purgatory, yung plenary indulgence. Kapag tayo po ay nananalangin no, sa mga kaluluwa sa purgatory, nagkakaroon pa tayo ng tinatawag natin plenary indulgence sa ating mga kasalanan din. Okay, it's about removing all the temporal punishment, no? Yes. Okay, that's why yung ginagawa natin mga Katoliko na nag-offer tayo ng mga prayers ay para talaga sa mga kapatid natin na sa mga namayapa nating kapatid na pumunta sa purgatory. Mm. Right? Okay. Yeah. May tatlong paraan yung brother eh, no? Anong we offer no in the mass, no, sa sacramental confession, Eucharistic communion at sa prayer no of the Pope. Oo. Okay. Sabi dito ni ano, okay brother. Ano 'yon? Sabi ni Big Naps, oh, pag mag-pray ka sa Chaplet of the Divine Mercy sa harap ng dying patient, ang promise ni Lord diretso na siya sa langit. Ano yung tugo natin dyan, brothers? Nakamute kayo, bro. Sabi, sa harap ng dying patient, and promise ni Lord. Sinasabi rin yung sa Santiago, di ba? Sa James. At Santiago, ano nga yun? Nung dasal ng mga mabuting tao? 5:16. So, mas maganda talaga na ginagawa yan, no? Kapatid na Vicnaps. Kasi lalong-lalo na kapag yung mga nananalangin ay mga matutuwid. May kapangyarihan talaga yung panalangin ng mga matutuwid na tao. Mm-hmm. At lalong-lalo na ipinipray natin yung chaplet, which is na itinuro ni Saint Faust, na Faustina, yes, na talagang humahatak no ng ano yan, ng ano yan, pagtanggap ng Diyos sa yung panalangin no, paghingi ng kapatawaran. So sinasabi dito sa Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at panalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Yes, amen. Prayers no sa mga taong matutuwid, kumbaga yung mga taong karapat-dapat talaga at
pinakikinggan ng Diyos yung mga panalangin nila, na talagang may kapangyarihan na mapakinggan yung panalangin ng lalong-lalo na more than two, di ba? Yes. Nandiyan talaga yung Diyos sa gitna. Yes. Right? So, hey, Brother Aljan, basahin mo yung message ni Jose Romero. So, yung sabi ni Brother Jose Romero, no? Bro, dagdag ko lang sa role ni Mama Mary. Sobrang touch kasi ako sa isa sa mga video ni Brad Adrian Milag. Panoorin na lang. Grabe ang role ng isang ina. Grabe ang role ng isang ina, Brad. Ito ang title ng video. Istoryang Katoliko ni Jericho. Muslim noon, Katoliko na ngayon. Thank you, bro. Okay, so, maraming salamat, brother. Yeah, brother Jose Romero, so maraming salamat sa inyong tugon. Tayo magpatuloy pa rin pa. Okay. Meron pa bang katanungan dyan? Brother Dennis at Brother Mark, hanggang anong oras po ba tayo? Hanggang... Pag wala naman siguro, no? Kasi wala namang limit ito eh. Wala namang limit yung ating Zoom. Unlike kagabi, na parang grabe yun. Kasi yung topic natin kagabi is sign of the cross. Galit na galit kasi yung si Satan sa sign of the cross. Kaya hindi tayo nakalusot. Pero hindi rin siya nakalusot sa atin. Pero naubusan tayo ng topic, Brother Romel. Kasi yun ang limit. Okay. Sabi ito ni Biak Nips, one of the 15 promises of Rosary, Mama Mary says, I will personally pick you out if purgatory, in purgatory siguro. Isa sa promesa. Yes, tanga, kasi nga si Mama Mary, as I have said, siya yung nag-i-intercede, no, sa atin. Kasi malapit kasi siya sa kanyang anak, katulad ng first miracle sa kasal sa Kana. Yan po, Brother Bucknips. Bucknips, Bucknips. Okay. Right? So sana sa susunod, marami nang makakapasok sa Zoom, no, para at least may interaction tayo at baka makapag-share din yung mga kapatid natin. May mga dagdag pa. Okay. Brother Romel Timbrevilla, baka may meron kang gustong sabihin. Kanina ka pa dyan na nakikinig sa amin. Kami naman yung ano makikinig sa iyo ngayon. Brother Romel. Baka na on duty pa si Bro Romel Timbrevilla. Alam naman natin na kung gigil. Sige. Ito'y palaging nakasubaybay sa atin ng Brother Romel mula sa pag-join natin kay Father Darwin Gitgano sa punto por punto, yung Worldwide Catholic Bible Study. Si Brother Romel Timbrevilla, talagang makikita natin yung dedication niya, no? Nawa ay lahat tayo ay magkaroon ng ganyang dedication na handang sumuporta. Muli, no? Kasi wala naman tayo siguro na idadagdag pa tungkol sa topic natin ngayong purgatory. Hope na nakatulong po tayo at nakabigay tayo ng kaliwanagan sa ating mga kapatid. Patuloy po natin itong gawin, no? Lunes hanggang Martes. Brothers, ano ba yung susunod nating topic ko upang mapaghandaan natin at masabi natin sa ating mga viewers? Next week po, no? Abangan nyo po kami sa Lunes, 8 p.m. to 9. Mm. Kung baka mag-extend tayo hanggang 10. Mm-hmm. Next topic po ay confession po. Yun. Monday. Okay, confession. How about Martes? Ano yung magiging topic natin sa Martes? Ano ba yung maganda? Suggestions. Maganda siguro yung nasa group chat natin, no? Yung sinabi ni Brother Christian. Ano ba yun? Ang religion is not needed in salvation? Question mark? Or pwede natin palitan yung title siguro. Religion is necessary for salvation. No? Ano sa'yo, sa inyo, brothers? Okay, no, mas okay yan. Ayan, kaya na ni Brother Dennis i-discuss? Tama ka. Ni Brother Dennis na bahala dyan. I-share natin yun. Brother Dennis, kanina kasi parang ano eh, in our preparation, mga kapatid, no, i-share namin ito. In our preparation kanina, medyo doubted na si Brother Dennis sa presentation niya. Pero sabi ko sa kanya, bahala na si Lord. With the grace of God, natapos naman po yung ating topic na purgatory na kinasiyahan naman po tayo ng Panginoon at may guidance talaga ng Holy Spirit. Maganda talaga yung ating pagtatalakay if God is with us. Meron tayong Emmanuel or God is with us. Okay. Sa ano, magpapasalamat pala ako sa magbibigay sa atin ng mic niyo.
So sana wag kayo magsawang mag-respond sa amin, no, para mas patid natin ng maayos ang topic ko sa bawat yun ang ating pag-uusapan. Maraming salamat sa iyo at naway ipaalam mo na kung sino yung pangalan mo. Maraming salamat. Brother Aljan, magbigay na tayo ng extra siguro yung mensahe mo para sa ating mga viewers at yung YouTube channel mo, promote mo na rin. Okay, sa ating mga viewers, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-subscribe sa ating programa, ang katotohanan ating pag-usapan. At sana po huwag nyo rin kalimutang suportahan yung YouTube channel po namin na tulong tayo. At saka, Brother Mike, pwede mo bang ilagay yung link sa ilalim ng page ng Facebook mo? Yan po yung kasi yung tulong tayo, my dear brother sister. Yan po yung hindi ko ma-access yung Facebook, na. Brother. Sige bro. Kahit sa yung YouTube channel na lang, yung link na lang ng YouTube. Di ba nagamit mo kanina yung tulong tayo? Apo. Sige, i-comment mo na lang siguro yung account mo ng tulong tayo, then i-recognize natin sa ating viewers. Mga brothers and sisters, kami pong mga Catholic Apologists Iloilo, hindi lang po tayo nag-share po ng tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, nag-i-explain sa ating pananampalatayang Katoliko. Tayo din po ay gumagawa ng Corporal Works of Mercy sa paglilid po ng ating kapatid na si Brother Aljan Bagatnan, na yung kanyang YouTube channel po ay tulong tayo. Nawa po ay suportahan din po natin itong YouTube channel ng ating kapatid. Brother Aljan, sabi ni Bro Jose, i-comment mo daw dyan sa chat board natin sa YouTube. Sige, Brother Mark. Ano una, no? Shout out kay Brother Rafael Riorito Estorque. Wow! Nanood siya sa maya Facebook. Okay. Kapat ang kapatid natin mula sa Gimara. Wow, salamat bro. Wow. Salamat. Wow. Ganito para sa para kay Brother Storke. Nawa ay makasama ka namin sa susunod, Brother Storke. Bigyan mo kami ng time. Pumasok ka sa amin. Tama. Bintahin mo kami si Rino, bro. Magaling rin mag-Tagalog 'yan. Sige, engineer 'yan eh. Sige brother Mark, continue ka sa message mo. Okay, so muli, maraming salamat po sa sumusuporta sa palaging nanonood ng ating YouTube channel Katotohanan Ating Pag-usapan. At nawa po sa next week po, no, sa Facebook, no, sana po ay marami na rin makaalam na may for the first time po natin, no, na naging nag-live tayo sa Facebook. Sana po next week marami na rin makapaka-share at makapanood sa Facebook upang ating pa rin i-evangelize yung ang word of God. So maraming salamat po sa hanggang sa muli. Okay, maraming salamat. Brother Brother Dennis, over you. Right, so sa ulilit. Wow, sa ulilitin, ha. So, ito na mga kapatid, sana ko ipatuloy ko yung makantabay na sa ating live ngayong gabi at sa susunod na schedule na ng ating Bible study. Sana po ay nakatulong po ang ating mga binahaging kaalaman, no, ukol sa purgatory, at sana po ay isa po ito sa makadagdag sa ating pananampalataya na ang obligasyon nating bilang isang Katoliko, ang nararapat na gawin, no, ng isang Katoliko. Right? So, Brother Romel. Okay, maraming salamat po at magandang gabi po, no. Brothers in faith, no. Brother Dennis, Brother Ferdy Mark. Muli po ako nang hingi ng dispensa dahil po sa aming accent ng Tagalog. We are from Iloilo. The reason why na nahihirapan po talaga kami, pero by the grace of God, gagawin namin yung lahat upang maibigay po yung ninanais po ng lahat na kaliwanagan sa ating pananampalataya. Again, we're so very glad and so very thankful for your support, all of you po na nakasubscribe. Umabot na po tayo ng masobra na po 400 subscriber yung ating YouTube channel, no? Sa awa ng Panginoon, ang bilis po, ah. Nawa po ay patuloy po nating i-share itong ating YouTube channel, Brother Romel A. Palma YouTube channel, at yung ating Facebook page po ay Pananampalataya at Katwira. Ano? Mali po yung kay Brother Wendell pa yun. Okay, yung ating
Facebook po ay katotohanan ating pag-usapan. Okay, nakatawa naman si Brother Mark. Okay, patuloy po tayo magsubaybay, hindi lang po sa amin, kundi pati po kay na Father Darwin sa kanilang punto por punto, Brother Wendell, pananampalataya at katwiran, at sa lahat po ng mga nagtatanggol ng ating pananampalatayang Katoliko, patuloy po tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating sponsor, Brother Dennis for my condenser, sa kay Carla and Katrina Timberbilia sa kanilang Studio Light na sponsor, at sa internet sponsor natin si Brother Christian Yuan Sumalinog. Muli, ito po ang inyong kapatid na nag-iwan sa atin ng kasabihan, no? Kasabihan, huwag kang mapagod upang hindi ka mapagod. Joke lang yan, ha? Okay.